good afternoon for today's video. Nakapunta ka na ba sa Japan at miss na miss mo nang kumain ng mga authentic Japanese food? Na hinahanap-hanap mo nang makabalik ka na dito sa Pinas? Abay, meron kaming natikmang restaurant na pakiramdam mo eh. Nakabalik ka na ulit sa Japan dahil sa quality at lasa ng kanilang mga inihahain. Tulad na lang nitong bluefin tuna belly o otoro na first time lang naming matikman. Imported ito from Korea, kaya naman kung sa quality nga lang eh, ilalaban ko talaga itong mga food na to. At nang matikman ko to eh, pakiramdam ko eh, nasa Japan na rin ako. Dito nga lang yan sa Tuna King Japanese Restaurant na located sa 220 Tomas Morato Avenue, Quezon City. Sa tapat lang ng Starbucks mismo. At oo, sa haba ng Tomas Morato eh, meron palang ganitong klase ng restaurant na pagpasok mo palang eh, Japan feels na talaga. At katulad nga sa Japan eh, ganitong-ganito ang vibes ng kanilang restaurant. May pa-cherry blossom pa oh. Isa-isa na ang nagdatingan ang aming mga in-order. Una ko na nga tinikman itong seafoods Nagasaki ramen na broth pa lang eh. Andun na ang lasa ng seafoods na nanonood pa sa noodles. May shrimp na fresh, squid na malambot, at matatabang mussels na may gulay din tulad ng bok choy oh. Siyempre, kasunod niyan eh, ebe tempura na may eggplant tempura din kasama. Ito na ata ang pinaka-the best na natikman kong tempura. Maganda ang pagkakaluto ng breading. Kita naman oh. Tapos malasa na. Ang laki ng shrimp oh. Hindi siya puro coating. Bawat kagat mo eh, sumasabog ang crunchiness niya. Panalo to, promise. Highly recommended. Ang ganda ng coat niya. Look at it, diba? At syempre dito na tayo sa kanilang one of the best menu, ang kanilang premium bluefin tuna, sashimi, otoro, and chitoro. Sa mga hindi nakakaalam, otoro is yung upper belly, kaya naman may extra patty ito na nakakabaliw ang lasa, promise. Yung chitoro naman is middle belly part, medyo patty lang ito compare sa otoro na sobrang melts in your mouth. Literal ha? Hindi ko mapaliwanag pero andun yung ninamnam niya, fresh siya. At grabe, halos maubos ko naman talaga to. Sobrang heaven ng lasa ba naman eh. Ganito pala ang lasa ng imported. Oh, curious ka? Subukan mo na. Meron din pala sila ditong volcanic California roll na napaka-solid din ng lasa. Perfect ang size, hindi puro kanin at may torch salmon and special sauce on top. Kaya naman mala-volcano talaga ito sa bibig mo. Sumasabog, literal. Ito naman yung kanilang kaisen don. Traditional Japanese dish ito. Rice bowl na may iba't ibang klase ng raw fish or fresh seafoods. Meron yung otoro, chutoro, flatfish, mekatoro, akami, salmon, tamago, ebi, at uni on top. Grabe, fresh na fresh. Tikman naman natin dito yung kanilang flatfish. Dito na tayo sa bluefin. Samahan natin ng rice. Naalala ko na naman ang lasa nito habang binoboys over ko ngayon, no? Ganun pala ang lasa ng sea urchin, ha? Lasang fresh na dagat talaga. At syempre, hindi mawawala ang kanilang premium sushi. 10 pieces ito na may iba't ibang klase din. Meron din yung otoro, flatfish, mekatoro, o swordfish, salmon, ebi, o shrimp, ama ebi, small shrimp, seashell, tamago, abalone, unagi, o eel, at may beef din. Tignan tayo sa flatfish. Tayo sa mekatoro. Salmon sashimi. Tignan tayo sa ebi. Sausaw natin. Natin ang maraming wasabi. Yung wasabi na gamit nila dito is pure wasabi. Hindi siya paste, kaya naman wala akong masabi. Tayo sa tamago nila. Tayo sa abalone. Mm.
Punta tayo sa akin na unagi eel. Eel pala yun. Ganun pala lasa ng eel. First time muna, Adikem. Mananatin yung kanilang beef. At grabe, parang di ako nabubusog. Halos maubos ko na siya, oh. So, yun na nga po, no, napaka-solid talaga ng experience namin dito. At meron din pala silang sake, kaya naman pakiramdam talaga namin, eh. Nakarating na talaga kami doon sa Japan. At kung naghahanap ka talaga ng authentic Japanese restaurant, eh, isa na ito sa very highly recommended namin. Pet friendly nga din pala dito. Kaya naman, pwedeng-pwede niyong isama ang mga fur babies nyo. Open nga pala sila ng 9 a.m. hanggang 2 a.m. everyday. At available din sila sa GrabFood at Dingdong application. So paano? Hanggang dito na lang. Paalam!